Hello guys, welcome po sa aking channel, Eko Mekaniko. So, ito na po guys yung ano, yung latest update dito sa ginagawa ko na Hyundai Elantra 2014 model. So, yung engine niya po guys, 1.6. So, actually guys, magwala po. Ito guys yung ano, yung may issue na no power or ayaw bumatak ng banda. So actually guys, sabi ng may-ari na ito, yung coil niya dalawang linggo pa lang. So pag ang coil kasi guys, medyo mahina, medyo papundi na. So nagiging cost din yan ng low power or ayaw bumatak. Pero sabi ng ako ng may-ari guys, dalawang linggo pa lang, wala pang problema yan dyan. So yun, papakita ko po sa inyo guys yung ano. Yung filter na sinasabi ko. So ito guys yung ano, ito guys yung pinaka filter ng fuel pump. So ito yung nakalapat sa bottom portion ng fuel tank. So kung mapansin po natin guys, puno ng dumi. So may nabibili ng pambago nito guys, pero pwede lang po itong linisan lang. So pagkabarado po ito guys ng dumi, nagiging cost po ng ano yan, ng low power, lalo na po walang trouble code. So ito po yung filter naman guys, kung saan na pinakabahay ng pump. So ito guys, may tamang kilometer specs bawang palit na ito. So sabi po may ari, hindi pa siya nakapagpalit na ito, kaya pinabili ko siya ng bago nito guys, yung fuel filter na to. Tapos ito, linisan ko lang yan. Kasi yung pump nyan guys, chinek ko yung pressure nyan, okay pa naman yung pressure nya. So wala pong problema yung fuel pump niyan. Isa rin po kasi yan guys sa pinagalingan ng low power, pagka yung fuel pump medyo mahina na. So may tamang proseso naman guys para ma-check yung fuel pump kung tama pa yung kanyang binubugang pressure. So yun, ito po yung ano guys, yung fuel pump na fuel filter na bago. Yun. Ito po yung fuel filter na bago. Ito yung kanyang part number. So, 12 po na ito guys. Ayan, patatang po ng bago eh. Ito yung bago guys. So, pag nagdi-dismantle pa tayo guys ng itong mga klaseng fuel pump assembly, much better guys na ano, na unang i-separate yung kanyang fuel gauge para maiwasan na masira yung fuel gauge niya. Muna yung tanggalin at huling babalik pag mag-assemble lang. Rangapin na sawa-sawa. Rangap sawa-sawa sir, ha? Ayaw, rangap kamre sawa-sawa. Barabas, may muskin. So yun guys, ganito po guys na walang trouble code. Tulad nga po ng nabanggit ko, ang una ko pong ginagawa sa mga ito, ninisan ko lang po yung ganito, yung pinaka-filter ng fuel pump. Sine-check yung pump kung okay pa yung pressure, at kung hindi na kailangan palit. So at ito namang fuel filter, kung hindi pa napalitan at sobra sa kanyang specific na kilometer average para magpalit ng ito, kailangan palitan na rin po guys. So yung spark plug guys, papakita ko sa yung spark plug, hindi maganda ang sunog. So yung sunog ano, hindi ganun kagandahan, yung parang ano, yung parang carbon. So at medyo ano guys, medyo pudpud na rin yung kanyang tip. Ay pinabili ko ngayon po guys ng
bago may-ari nito. May konting carbon. Nabili ko na po ng bagong pagpagang guys at tinabit ko na rin ito. Then yung ano guys, talaga po na naman ito guys, yung map sensor yan, itong map sensor guys yan, pagka madumi po yan guys, so naging cost din yan ng low power para ayaw bumatak, so linisan po na. Ang panglinis po yan guys, contact cleaner, yung quick dry para maiwasang nasira ang sensor. So talagang quick dry, talagang quick dry yung ginagamit. Yun yung isang formage yan. So lahat po ng klase guys ng sasakyan, pagka naka-encounter po kayo guys ng ano, ng no power or walang hatak lalo sa gasoline engines, so at walang trouble code, so una po muna natin gagawin guys, check muna yung spark plug, yung coil guys sa advanced scanner, yung ano yan, yung may check na po yan guys sa true graphic, eh proseso po yan guys para ma-check yan sa advanced scanner kung yan pa okay o hindi. Yan. Halimbawa guys, pabalik po tayo. Pagka naka-encounter kayo ng gayon trouble, yung low power at walang batak lalo sa mga gasoline engines, so try niyo muna linisan yung ano, yung map sensor. Check ng spark plug kung okay pa, kung hindi na palit. Check ng coil kung may mahina ng kuryente. Then linis ng air cleaner or palit, at linis ng bottom portion ng filter ng fuel pump, at much better guys kung lumang-luma na yung fuel filter na ito, pwede na ito palit na rin. Then isa po guys sa pinaka worst na scenario, ma-share ko din po sa inyo guys, sa lahat po ng klaseng sakyan, mapadiesel man o magasolina, pag wala po guys na trouble code at yung engine ay walang hatak or low power, possibly guys na yung catalytic converter filter ay sira na. So tanaan kita guys yung catalytic converter filter. So sa mga hindi ko sa mga hintay guys, yan yung tinuturo ko na yan guys, yung pinaka exhaust manifold niya, kasama na rin po dyan yung catalytic converter filter. So yan guys, pag nasira yung filter na yan, pag nasira yung catalytic converter filter na yan guys, at pag nasalansan yung kanyang parang fiber sa loob, so ang mangyayari yan guys, yung exhaust gases hindi agad makakalabas sa dulo ng tambutso, so ang mangyayari guys, masakal yung makina, mapadiesel man guys o gasolina, pag masakal yung pag hindi guys nakalabas yung exhaust gas sa tamang oras, so masakal yung makina, so dahilan para ayaw humatak or low power. So maraming guys na po ako nakakanta ng ganyan guys, so naisira din po kasi yung catalytic converter filter niyan guys, so kumbaga napupulbos. So pwede po yan guys, natanggalin na lang or paitan lang bago. So ang bago po yan medyo mahal. So ang purpose po kasi guys ng catalytic converter filter na yan, yung harmful exhaust gases during compression or during exhaust process ng isang engine. So dyan po dumadaan yung harmful exhaust gases guys. Pag dumaan po dyan at lumabas sa exhaust tail ng exhaust pipe, so yung harmful exhaust gases na convert po yan sa kapakipakinabang ng hangin, so yung hindi delikado sa pollution at sa karusugan ng tao. So yan po yung pinatrabaho guys ng catalytic converter filter. At the same time guys, nakakapagpatahimik pa yan ng under ng isang engine,
So, pag na, halimbawa, tinanggal na yan, eh, may chance na guys na medyo maingay yung andar ng makina. So, may nabibili naman guys ng mga aftermarket ng mga muffler para ma-minimize yung ingay ng mga andar ng makina. So, yun. And guys, papakita ko po ito ng ito, fuel filter at linisan ko lang po ito. Then mag-update na lang po ito sa inyo yung palibawa guys pag natapos ko na po itong Hyundai Elantra 2014 model. So no power para ayaw humatak. So so yun guys, hanggang dito na lang ang video at itutuloy po mo itong ginagawa ko. So, sana po guys, pag-subscribe niyo yung aking channel, yung mechanic ko. At pakapindot pa rin po guys yung notification bell na all para every time po guys na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng sakyan, eh, ma-update or ma-notify din po kayo guys. So, ngayon po, hanggang dito na lang ang video guys at itutuloy po mo ito. Maraming salamat po. God bless.